Hi! First of all, thanks for receiving the first two episodes of this series the way you did. Hopefully this finale would wrap it up just as I intended it. Make sure to stick around until the end, where I talk about the future of this channel. And with all that being said, it's showtime. Ito para to sa mga nanonood sa atin na hindi pa nila alam. Hindi pa nila alam kung ano yung passion nila. Kung sakasakaling di mo pa alam yung passion mo, sino yung pwedeng makatulong sa'yo sa pag-alam nito? Para sa akin, sarili mo lang eh. Para sa akin kasi iba-iba talaga tayo ng timing. Kung kailan natin yung malalaman. Normal yun. Yung iba kasi parang sinasabi nila, late bloomer na parang gano'n. Eh, may mga late bloomer naman na kahit, alam mo yun, parang ang bilis din nilang naging successful kahit late bloomer sila. So, depende yun sa timing, sa'yo. Ano ang inyong question? Ayan. Kung sakaling hindi mo alam yung passion mo, sino yung pwedeng makatulong sa'yo para malaman siya? Kasi ikaw lang talaga, feeling ko. Kasi kung ibabase mo sa parents mo, kung tatanungan mo sila, normally naman, di ba, ano bang gusto mo? Yun, pati mga friends mo, ikaw, ano bang gusto mo? So, ikaw din yung sasagot. So, kung hindi mo dapat alamin mo, hindi joke. Ang hirap nga talaga, no, kapag ikaw ay nandun. Wala eh, ano lang, hayaan mo lang na matutunan mo kung anong gusto mo. Okay. Pero sa case mo, yung pagsusulat, ito ba ay something na na-figure mo lang on your own? Or baka may nakapagsabi sa'yo na, uy, ano, maganda yung nasulat mo. So, kumbaga, nakarinig ka rin ng validation sa iba, kaya mo na sabi sa sarili mo na, ay, sige nga, bigyan ko nga to ng chance. Sa totoo lang, syempre nakakatulong din na rin validation ng iba, di ba? Sabi mo nga, kanina, di ba, sabi mo yung about dun sa passion mo. Parang yun yung hinahanap mo, validation. So, syempre gusto mo, kapag gumagawa ka ng mga bagay, na-appreciate siya ng iba. Parang ganun. Kaya, para sa akin, nakatulong. Na parang, pag nakikita ng ibang tao yung effort mo, yung value ng ginagawa mo, mas nai-inspired ka to continue, di ba? Ikaw. So ako, ayun, kumbaga, medyo, parang alam ko na siya na yun yung gusto kong gawin sa sarili ko. Pero kinailangan ko pang makarinig ng ano, ng validation sa iba. So, hindi siya yung ako lang. And then, next one. Bakit importanteng bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na i-pursue yung passion? Para kasi ano yan eh, sa tingin ko pa yung passion mo parang tubig mo. Alam mo yun? Yung tubig mo na kailangan mo kasi nauuhaw ka. Yung nauuhaw ka sa passion mo, gusto mo nagbubusog ka or kailangan mo siya sa buhay mo. Feeling ko ah, para sa akin. Okay. So sa akin naman, bakit kailangan bigyan mo ng sarili mo yung ng chance? Kasi, ano, lagi ko naiisip to, yung, paano yung kapag, ano na ako, yung nasa deathbed na ako, yung tipong matanda na ako, tas bilang na yung oras ko dito. Iniisip ko, ano kaya yung mga nasa isip ko sa time na yon. Tas, ayoko lang dumating yung point na yon, tapos meron akong, ay sana pala ginawa ko to nung kaya ko pa. Ayoko lang ng ganung moment. Ayoko magsisi. What if? Yung mga what ifs ng regrets. Ayoko ng mga what if ng regrets. Yun nga, yung life is too short to have regrets. So, gawin mo na. At saka, ano, meron akong sinubscribe na YouTube channel. Tinanong ko sa kanya. Kasi ito bala ko talaga. Gusto ko, by 30 years old, magre-resign ako sa trabaho ko. Tapos ito na yung gagawin ko yung nag-YouTube. So, tinanong ko siya, kasi siya, ano, yung kaso niya, nag-drop out siya sa college. Kasi ayaw niya nung 9 to 5 na schedule. Gusto niya yung, kumbaga, sarili, siya yung sarili niyang boss.
tapos. So tinanong ko siya. Sabi ko, magku-quit, gusto, yun nga, bala ko mag-quit balang araw and then magiging full-time YouTuber na ako. Anong advice mo sa akin? Tapos natuwa ako nung sinabi niya, Canadian kasi yun eh, sabi niya, it's worth the gamble to be happy. So, sumugal ka. Kasi kung iisipin mo, lahat naman talaga ng mahalaga, yung mga malalaking bagay sa buhay, yung school, kung saan ka papasok, kung saan ka magtatrabaho, sugal naman yun eh. Sumugal ka dun kasi nag-apply ka, walang kasiguruhan na matatanggap ka nung time na yun, di ba? Pero nangyari siya. So, yung passion, kailangan lang natin talagang sumugal. And it takes time. Ayun lang. Patience. Patience is a blessing. Ayan. Actually, last question na to. So, ano yung naging biggest challenge mo sa passion mo, sa pagsusulat? Ano yung naging biggest challenge mo sa pagsusulat at paano mo siya nalampasan? Tingin ko pareho sa'yo. Kasi may time na parang feeling mo nga, hindi okay yung gawa mo. Tapos meron ding time na wala akong, nauubusan ako ng idea. Kaya na-realize ko, dun ko rin na-realize na hindi naman porket yun yung passion mo. Kailangan lagi kang magaling dun or kailangan lagi kang at your best. Ibig sabihin, may times talaga na, may mga time na sobrang challenging mag-isip. So, ayun, kailangan natural lang yung mga ginagawa. Nauubusan ako ng sagot. Okay lang. Pero nakakatuwa namang nakakatuwang pag-usapan siya. Mm-hmm. So, yung sa akin naman, yung naging biggest challenge ko sa pag-create. Yung biggest challenge ko yung sobrang dami kong ideas pero hindi ko alam kung paano siya i-communicate. Mm-hmm. Actually, napansin din to ng mga boss ko. Kumbaga, may problema yung team. Tapos may mga naiisip ako, pero minsan sinasarili ko lang, minsan sinasabi ko sa maling tao. So hindi ko ma-channel ng maayos, hindi ko siya ma-communicate. Tapos na-overcome ko siya, like by trusting people, I guess. Kasi parang discover ko na by nature, hindi talaga ako yung people person. Like, alam mo yan, so nung college madalas may mga kaibigan ako pero mas madalas na ako lang nag-aaral, ako lang kumakain, ako lang. May mga times akong ganun, di ba? So I learned the hard way na hindi mo kayang gawin lahat. So kailangan mo lang mag-share, kailangan mo lang magtiwala sa tao, makikinig ka, tapos pakikinggan ka. Parang no man is an island, get by. So ayun. So kasi hindi natin alam kung ilang tao yung may mga magagandang idea tas hindi lang natin napakikinggan. So sayang naman yung mga ganun, di ba? Ayun. Actually yun na yung mga tanong ko unless may mga katanungan ka pa sa akin or may mga gusto ka pang sagutin. Okay lang ka pala ay tatanong ko kung kailan ka nag-start. Kasi recently ko lang nakita yung sa vlogs mo. Actually, nalaman ko lang siya lang nag-conceptualize na. Eh, yung nirelease ko na yata yun kasi nalaman ko may channel ka. Mm-hmm. Tapos, pinag-in mo yung channel mo, chinek ko. So, aboy, ibang level na to. Pati yung editing. Ikaw din gumagawa nun, parang mga animation. Alin? Nung mga, di ba animation siya? Parang... animation. Ang nasa isip ko mga parang mga PowerPoint lang 'yon, parang mga present. Kumukuha lang ako ng mga picture sa Google tas parang slideshow lang, mga ganun. So ako gumagawa noon. Kung magsisimula ka doon sa pinakauna kong nagawa hanggang sa ngayon. So makikita mo yung evolution of man. Evolution of man. Nag-start ako nung June. Ginawa ko siya nung June this year. Pero, nakapag-upload ako July. So, isang buwan kong pinaghandaan yung first video ko.
Then, naging active na. Quarantine na yun, di ba? Yung June? Oo, quarantine. Kaya ako nag-start kasi, napansin ko, after shift, nag-cellphone na lang ako. Like, wala ako talaga ibang ginagawa. Eh, bilang third year college pa lang ako, gusto ko na talaga mag-YouTube. Ngayon ko lang na-entertain. So, why not start? Like, one. So, ganun. Ganun siya. So, ano pa yung mga idea? Naging ako yung nag-i-interview. Ano pa yung mga okay ideas lang na may isip? Na yung mga ideas na may isip ko? Bukod dito, ginagawa na. So, actually, yun, na-spoil ko na kayo yung experience. So, you can expect more of this. Yung mga chat-chat. Yan. Yun yung gusto ko talaga. Ano pang isang ma-expect nyo? So, yung gaming, may ginawa akong gaming series. Marami pa akong ganun na paparating. And yung pinaka-excited ako, yung mag-aaral ako ng bagong language. Ano language? And then, sinishare ko din ko. And then, pa, kumbaga, natututo ako, natututo rin yung nanonood sa akin. Ano sinifigure language? Out ko pa siya. Anong language? European. Basta mga European languages. Saya. Saya. At saka art. Meron, ang dami kong binili na art supplies. Yun, nabangan nyo yun. Art agent pala. True. Ayun lang. Okay na. Okay na. If you like this video, give it a thumbs up and let me know what you think in the comments. Also, if you're interested in seeing more content like this, make sure to hit that subscribe button as well as that notification bell so you're always updated whenever I upload new content. Thanks for watching and have a great day.